I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswas, especially the Marcos loyalists and supporters, at siyempre sa mamamayang Pilipino sa buong daigdig. But anyway guys, mayroon tayong upload updates video. Ito guys ay panangga dito po sa mga akusa ng mga Duterte family against the Pangulong Marcos Jr., no? Diba, nakita niyo naman siguro yung video kung paano binalahura itong mag-amang ito, mag-amang Duterte, ito si Pangulong Marcos Jr. Grabe, antindi, no? Yung pambabastos, walang galang. Ika nga, desperado, mga kababayan, sa paninira. Talagang, alam nyo, may kadahilanan yan eh. Involved dito siguro guys ang Chikwas. Gusto na lang talaga nila mapatalsik ang Pangulong Marcos Jr. Pero malabo mangyari yan. Mark my word, mga kababayan. We will protect our President Marcos Jr. Kaya huwag kayo basta-bastang maniniwala sa mga faking news na lumalabas. Doon lang kayo maniniwala guys sa mga totoong Marcos loyalist vloggers. Kasi lahat yan po, puro legit, no? Walang fake news dyan. Well, ang race back ng Pangulo, very smooth. Pero, tagos ito guys. hanggang puso mo, yung race back niya. Grabe, pang-asar niya talaga. Very professional guys, yung pang-asar niya pabalik. Natatawa ako talaga. Galing talaga ni Pangulong Marcos Jr., ano? Alam niyo, okay yung pang-ano, yung wrist back niya, guys. Very smooth. Ang tawag ko dito, professional wrist back. Kasi yung mga nag-akusa sa kanya, mga askal sa kalye. Sabi dito, guys, oh. Antindi. Naku lang nose ito, mga kababayan. Grabe, no? Alam pala ni Pangulong Marcos na nagtitek pala si dating Pangulong Digong ng ano, Pitanyel. Uy, mga kababayan, hindi basta-basta itong Pitanyel ito. Ah? Nako, guys, i-research nyo para malaman nyo ito. Nako, matindi ito, guys. Bakit? Anong sinabi ni Pangulong Duterte? Bakit, guys? Anong sinabi ni Pangulong Marcos dito? Oh, sabi, ah. PBBM Pitanyel is taking a tolls of PARD's health. Agay, nabuang na guys. Kasi ha, pakita ko sa inyo yung interview niya para kompleto Ricardo. Basahin po lang natin ito para maintindihan ng iba. President Ferdinand Marcos Jr. urged the doctor of former President Rodrigo Duterte to take good care of him as the effect of the Pitanyel is taking an adverse effect on him. Oh, diba? Sobrang care na niya. Sobrang care niya, guys, ha? Sa kabila ng paninira sa kanya mga Duterte. Oh, tingnan nyo. Ha? Nananawagan pa siya sa mga doktor ni former President Rodrigo Duterte na alagaan mabuti. Ha? Yung health ni Digong. Ha? Huwag masyadong bigyan ng Pitanyel. Ah, baka ma-overdrug ang anak ko, guys. Nakakaano 'yan. Ah, pag na-over ang paggamit mo 'yan, mga kababayan, delikado. Ah, pwede niyang ikakamatay 'yan. Oo, totoo 'yan, i-research niyo. Kasi kung babasahin ko pa sa inyo, guys, itong meaning ng Pitanyel, napakahaba, sobrang haba. Kayo na lang po mag-research, okay? Para malaman niyo yung totoo. Sabi niya, "I think it's the Pitanyel. Pitanyel is a strongest painkiller that you can buy. Wow. It is highly addictive. Nako. And it has very serious side effects." Oo nga. May side effect talaga yan, guys. Eh, di ba? May lahat may gamot, may side effect yan. And PARD has been taking the drugs for very long time now. Agay. Di kinaloka. Wow. President Marcos made the statement when asked to react and the allegation hurled against him by the former president agree. When we was the last time
He told us that he was taking fentanyl. Oh my God. Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years ago, it has to affect him. Kaya palagay ko, kaya nakakaganyan. Nakakaganyan. So you know, I hope his doctor take better care of him than he this. Hindi pinabayaan ito ng mga nagiging problema. Iyan ang sabi ng Pangulong Marcos Jr. guys, ha. The Philippines Drugs Enforcement Agency, PDEA, denied Duterte's allegation saying the President Marcos has never been in the watch list for person linked to illegal drug. Oo naman. Kayo naman guys. Obvious naman, di ba? Sa tingin nyo, si Pangulong Marcos nagtikik ng ganyan? Sus guys, napakahilting tao ito. Ha? At lumaki ito ng may good manners and right conduct. Wait, tingnan nyo naman ang galaw niya. Paano ang galaw niya, uugali niya, di ba? Hindi nga marumang away, very mabait yan eh. Oh, see? Saan kayo makikita niyan? Hindi ugaling askal ito guys, ha? Oh, so yan ang respect niya guys. Dito kaya dating Pangulong Duterte, hindi kinaloka. Alam nyo, mas matindi ito. Pag na-overuse ka kasi, na-overuse ka dito sa patenial, mga kababayan, maraming side effect ito. Mm-hmm. Ito ah, kunin ko lang yung pinaka maaring mangyari guys. Wait lang ah. Naku. Well, kung natatandaan nyo guys, yung isang video ko, hindi lang pitanyel ang ginamit ni dating digong Duterte. Pati ang Meridian, gumagamit siya, mga kababayan. Di ba? Mm. Oh, so yun guys, oh, tingnan nyo. Oh, alam niyo si dating Pangulong Digong, hindi lang pitanyel ang ginamit guys. Pati yan, oh. Nabasa nyo yan? Duterte admits using marijuana to keep him awake. Oh, yan ang sabi ko sa inyo eh. Oh, see? Oh, basahin po natin dito ng bagya. Oh, President Rodrigo Duterte admitted Monday he was taking marijuana to keep him awake, citing his hectic schedule, sabi. It's a killing activity and I think that at my age, ako hindi masyado kasi nagmamarijuana ako eh. Siya nagsabi po yan, hindi ako ha. Para magising sa iba, hindi ka nakaya. Duterte said in a speech during the conferment of awards to the Asian National Organization Council official in Malacanang. Wow. Ano sabi pa? The president was referring to his hectic schedule during the 33rd Asian Summit in Singapore. You know, we are start at 30 in the morning and we end up almost 10 to 11. Nandiyan naman man yan silang lahat. And it's very 30 minutes at 30, tapos 9:30, 10:30, iba na naman. Baka kala nilang Asian Secretary, Boy Scout kami, hindi kaya. Yan, it's whole day, hindi kaya, sabi niya. Sabi pa dito guys, sus Marisol, walang tulog. And the more that crescendo becomes faster, mas lalo kang di nakakatulog kasi inahabol ka na ng babasahin eh. And so do you not want your president to look ignorant, so I have to catch up with the reading. Wala na talagang panahon. O yan, sabi ko sa inyo mga kababayan. O during the Asian Summit in Singapore, the president skipped several meetings in the second day of the regional meeting. Agoy. Palabsin pala ito guys. Ayan ha. President spokesperson Salvador Panino explained that the president took power nap to catch up in his sleep. Sad. In his previous speech, Duterte earlier admitted that he used to take fentanyl for the pain caused by his previous injuries. O, di tama din ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. 5 to 6 years. Di ba? Ayan, fentanyl. Hindi kayo naloka. Aba, hindi lang fentanyl, pati Mary Jane, gumagamit pala ito si Pangulong. So, ayan guys, oh. Duterte in several press interview has said that he was fever of medical marijuana. Ayan po ang gustong isulong ni Ruben Padilla, di ba? Yung marijuana medical na yan. Mm-hmm. Pero maraming disagree. Lalo na si Senator Villanueva. I think, yes. Correct me if I'm wrong. In same speech, Duterte also complained about the foods being served during the Asian Summit. Agay. Ayan, no? Pangit pa ang
pa ng mga ulam. Sus Marisip, nagbaon ako ng karne norte, pati yung tuyo. Agay, maarte, si Diggs. Guys, inulit ko lang para dito, tungkol dito sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na totoong gumagamit siya ng pitanil at Mary Jane. Yung mga that time siya ay nagnanungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay, may adik na pala tayong Pangulo, guys, that time. Oh, ngayon, masasabi ko sa inyo, sinong mas adik ngayon? Diba? Mm-hmm. But anyway, mga kababayan, panoorin niyo po itong speech ni Pangulong Marcos Jr. Para malinawan kayo. Bukod pa doon sa binasa natin, okay? Nakikita niyo yung nakikita ko. Ayan o. What is fentanyl? Ang sinabi kasi dito, fentanyl is a synthetic opioid approximately 50 times more than potent than heroin and 100 times more potent than morphine pharmaceutical. Fentanyl refers to fentanyl that is prescribed by a medical provider, usually to treat severe pain, whereas illicit manufactured fentanyl is manufactured and distributed illegally. Oh my goodness, illegal pala ito, guys. Yan ang nakalagay eh. Nakita nyo? Oh, sabi po dito, kasi sabi dito, what is fentanyl? Oh, yan. A significant portion of the recent concern associated with the fentanyl are linked to illicitly manufactured fentanyl, AIMF. Unfortunately, illicit fentanyl is frequently mixed with other illicit source substances such as cocaine. What the heck? Oh, see? Cocaine, methamphetamine, ecstasy, and other opioids such as heroin. These illicit combos amplify the risk of fentanyl overdose and toxicity, as well as the dangerous effects of the illicit drugs. Additionally, sometimes a person may not know they are consuming fentanyl. Ay, naku, sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., pag na-over ito, guys, grabe. Ang epekto nito, matindi. Yan pala, guys. Oh, sabi dito. Sabi, opportunately illicit fentanyl is frequently mixed with other illicit source substances such as cocaine, ugas, methamphetamine, ecstasy. Okay, naku, naloko na, guys, ha? Anong palagay nyo dito? Sabi dito, unfortunately, because fentanyl is commonly mixed with other substances, someone doesn't have to intentionally use fentanyl to be at risk for a fentanyl involved overdose. One study examining overdoses in 10 states found that the almost 57% of people who suffered a fatal overdose and tested positive for fentanyl and fentanyl analogs also tested positive for cocaine, meth, or heroin. Oh my goodness, guys, ano itits? Anong kapalagay nyo dito? Nako, ganun ba? Aba, okay yung risbak ni Pangulong Marcos Jr. Sabi po dito, symptom. Ano bang symptom, guys, of fentanyl overdose? Sabi dito, a fentanyl overdose occurs when an individual consumes and dangerous amount of the substance resulting in serious adverse effect and potentially life-threatening symptom. Nako. Hindi nakita yung dating Pangulong Duterte, guys, yung itsura niya. Nako, baka na-overdose yun, ha? O, sana itigil niya na lang. Agoy. mahirap maging addict, guys. O, sabi po, fentanyl, sabi dito, guys, is high potency increase. Sis, the risk of overdose when an individual's overdoses on fentanyl or other opioids, they typically show sign of over sedation and their breathing. Ooh, slow or stop. Oh, gosh. Oh, lala. Naku, guys, ha? Which decreases the amount of oxygen
Naku, wala. The threat is the brain. Oh? And causes a condition called hypoxia. Hypoxia. Oh, hypocrisia. Can lead to brain injury, coma, and death. Oh, naku, guys. Naku, maloka ako. Delikado pala ito, guys. Hala kayo, mga bes. Symptom of fentanyl or other opioids overdose include. Oh, ito ah. Sabi po dito, guys, ah. Constricted very small pupils, severe respiratory depression, such as low or swallow breathing, clammy skin, grabe, gray and blue or pale skin, naninilaw, oh my goodness, ha? Blue or purple lips and nails, nako, talaga, grabe palang ano ito, guys, ha? Ang resulta nito, ang symptom nito, delikado pag overuse ka. Respiratory arrest or altogether stop breathing. Oh no. Extreme decreases in the level of consciousness. Nako. Limbs of flimsy arms and legs. Nako, guys. Wala na tayong lakas yan. Slurred speech or inability to speak. Nako. Talaga naman, oo. Loss of consciousness. Unresponsiveness. Vomiting. Nako. Talaga, suka-suka patay mo. Making choking or gurgling sounds. Lo, ano ba yan, bes? Naku, machoking-choking naman iyan. Opioids overdose is a life-threatening emergency and requires immediate medical attention. Naku. O, malay natin, guys, ha? Mamaya, panay ang tek-tek ni ano nito. Ni Digong Petanil. Naku. Delikado ito, guys. Dapat, sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., ha? Kailangan alagaan nyo si dating Pangulong Duterte. At tawag ng, I think, hindi naman siguro palagi. Pero, who knows, di ba? At hindi lang Petanil, guys, ha? Gumagamit talaga siya ng Meridian. Alam nyo na po yan. So, ito po, guys, ha? Guys, ha? Ito yung speech. O, yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Bukod pa doon sa sinabi binasa natin ng una. Ito po 'yon. Oh, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Ito raw ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sanhi ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Sagot niya ni PBBM nang matanong sa isang ambush interview bago siya lumipad pa Vietnam para sa state visit. Kaugnay sa mga maaanghang nabanat sa kanya ni Duterte sa isang prayer rally kontra charter change sa Davao City kahapon. PRRD has been taking the drug for a very long time now. After 5-6 years, it has to affect kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. November 2016, nang aminin ni Duterte na gumagamit siya ng fentanyl patches dahil sa idinadaing niyang pananakit sa kanyang spinal cord. Ang fentanyl ay isang regulated drug na maaaring magdulot ng pagkalulong kung magiging labis ang paggamit. Naukat ang paggamit ni Digong ng fentanyl matapos niyang tawaging drug addict at bangag si PBBM dahil umano sa paggamit ng illegal na droga. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo ng presidente. Hirit pa ni Duterte, kasama raw si President Marcos sa drug watch list noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Wala namang ibang ibinigay na detalye si Digong na 2016 pa huling naupong mayor bago na halal na pangulo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Nang matanong naman si PBBM ukol sa paratang,
Sagot lang ng Pangulo. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang? Sa isang press briefing naman, sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na mula nang matatag ang kanilang ahensya at kanilang National Drug Information System o NDIS noong 2002, wala sa listahan nila si PBBM. Pati na raw noong termino ni Duterte na naglabas sila ng watch list na tinawag din noong Duterte list. Maging ang Philippine National Police na katuwang ng PIDEA sa drug operations, iginiit na wala raw sa drug watch list si PBBM. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente.